Praise God! Hallelujah! Isang mapagpalang umaga po sa ating lahat na narito sa ating worship hall ngayon at sa inyo rin na nandyan na naka-tune in para sa ating live streaming ngayong umaga. Magandang umaga po sa ating lahat. At tayong lahat ngayon ay nagmagse-celebrate sa Sunday na ito. It's a very special Sunday because it's our First Fruit Festival. Amen? At lahat tayo bilang mga mananampalataya ng ating Panginoong Jesus, lagi tayong naghahanda para sa ating Diyos. Amen? Naghahanda para saan? Para sa hinaharap. Dahil alam natin na the day will come na tayong lahat makakasama na natin ang ating tagapagligtas. Walang iba kundi ang ating Panginoong Jesus. Amen? At sa araw na yon ay magkakaroon ng malaking piging. It's a festival indeed na parang ngayon na ating sineselebrate ang First Fruit Festival. Isa itong napakagandang okasyon at yamang napakagandang okasyon. Marapat lamang na ang lahat sa atin ay maghanda. Amen? Let us all be ready. Kagaya ng inihayag ng Panginoong, ng Espiritu ng Diyos sa pamamagitan ni John the Beloved sa Revelation, sabi niya rito, "Then I heard what sounded like a great multitude, like the roar of rushing waters, and like loud peals of thunder shouting, 'Hallelujah! For our Lord God Almighty reigns. Let us rejoice and be glad and give Him glory, for the wedding of the Lamb has come and His bride has made herself ready.'" Sino itong tinutukoy na bride? Walang iba kundi lahat ng mananampalataya ng Panginoong Jesus. Amen? As a church, the church is the bride. And who is the groom? Walang iba kundi ang ating Panginoong Jesus, the Lamb of God. Amen? At tayong lahat ay magse-celebrate. At kung kayo, handa na. Tayong lahat ay magsitayo sa oras na ito. At palakpakan natin ang Panginoong Jesus. Salubuhin natin siya ng malakas na palakpak. Come on, church! Hallelujah! Kapag kinikilala natin na nasa ating kalagitnaan ang ating Panginoong Jesus, ang ating Diyos sa buhay, tayo natin siyang salubugin ng malakas na palakpak. Come on, church! Come on, church! At sama-sama tayo na magpuri sa Kanya. Amen? There's a choice and be glad, giving the glory. The Lord.
so Lord, hallelujah. Pwede ba natin itaas ang ating mga kamay at ating ibigay ang ating papuri at pagsamba sa ating Diyos na buhay. Hallelujah! Hallelujah! God, you reign! God, you reign! Hallelujah! Yes, so Lord, hallelujah! Kami po ay nagpupuri, nagpapasalamat, O Diyos, sa araw na ito na iyo pong ipinagkaloob sa bawat isa po sa amin, sa lahat ng mga nandirito at sa lahat din po ng mga nanunood sa kanilang mga tahanan. O Diyos, punuin niyo po ng iyong presensya, O Lord God. Maghari ka sa aming mga buhay, maghari ka sa aming mga bahay, Panginoon. Maghari ka, Panginoon, saan man kami naroroon. Thank you, Lord God. And we will declare your goodness, O Lord. Salamat, O Diyos, muli sa buhay, sa kalakasan na ibinigay niyo po sa amin, O Diyos. Maraming maraming salamat. At patuloy ka naming pupurihin at sasambahin. Ito po ang aming panalangin sa pangalan ni Jesus. Ang lahat ay magsabi ng Amen! Hallelujah! Sige po, ibigay natin yung the best na palakpak sa ating Panginoon. Hallelujah! Glory to God! Ayan, tayo po ay magsasaya. Tayo po ay magpupuri sa ating Panginoon. And this Sunday is our another special day. Na ito po ang ating First Fruit Festival. Amen! Nakahanda na po ba yung ating mga first fruit? And so, ang ating pong scripture ay matatagpuan sa Leviticus chapter 23, verse 9 to 14. So, if you have your Bible with you, pwede po ba kayo makipagbukas sa akin sa Leviticus chapter 23, verse 9 to 14? At sabay-sabay po nating basahin ang scripture na ito. Makikita nyo na rin po sa inyo pong mga screen. Meron ba? Yung ating scripture. Ayan. Sige po. Sabay-sabay po nating basahin ang Leviticus chapter 23, verse 9 to 14. Verse 9, the Lord said to Moses, speak to the Israelites and say to them, when you enter the land I am going to give you and you reap its harvest, bring to the priest a sheaf of the first grain you harvest. He is to wave the sheaf before the Lord, so it will be accepted on your behalf. The priest is to wave it on the day after the Sabbath. Verse 12, on the day you have waved the sheaf, you must sacrifice a burnt offering to the Lord, a lamb, a year old without defect, together with its grain offering of 2/10 of an ephah of the finest flour mixed with olive oil, a food offering presented to the Lord, a pleasing aroma, and its drink offering of a quarter of a hin of wine. You must not eat any bread or roasted or new grain until the very day you bring this offering to your God. This is to be a lasting ordinance for the generations to come wherever you live. Pwede bang palakpakan po natin ang Diyos sa pagkabasa ng kanyang salita? Pwede po tayong maupo pansamantala at para po maihanda ang ating po mga puso at damdamin sa araw na ito. Ang scripture po na ating binasa ay isang instruction po ng Diyos sa people of Israel na sa kanilang pagpasok doon sa lupang pangako ng ating Diyos ay ibibigay nila yung kanilang unang aanihin, yung unang bunga. And when we talk about the first fruit, it speaks about the best. Can you say the best? Do you believe that the Lord deserves the best? Amen po ba yon? Because I believe that God has given us the best as well in our lives. Kaya sa araw na ito, tayo po ay sasamba at magpupuri sa Panginoon nang may pasasalamat sa lahat ng kanyang ipinagkaloob sa atin at sa bunga na patuloy niyang ibinibigay po sa atin. But of course, this day ay ating pong isi-separate yung the best na ibibigay natin sa Panginoon at iwi-wave din po natin ito katulad ng ginagawa po nila. Wini-wave nila bilang isang celebration, pasasalamat sa Panginoon, and as they offer their first fruit, okay, merong kagalakan sa kanilang mga puso. Amen! Kaya pwede bang sabihin mo sa iyong katabi, bagamat medyo malayo, we will celebrate today! Parang mahina, parang walang celebration ah. Maski ilan pa lang po tayo dito, isigaw nga po natin, we will celebrate today! Amen! So we will enjoy this day and we will give God the glory, we will give God the
best, we will give God the first. Amen po ba yun? Kaya tayong lahat ay tumayo at ating palapakan ng Diyos at ibigay ang the best na worship kay Lord. Amen po ba? Amen! Ganun din po sa lahat ng mga nanonood. Ibigay natin yung the best para kay Lord. Come on, let's worship the Lord. Hallelujah! Let's worship the Lord. Hallelujah! And let us all get ready sa lahat ng mga bagay na ipinlano ng Diyos sa atin sa umagang ito. Amen? Sa lahat ng mga bagay na hinahanda niya para ma-receive natin sa umagang ito. Let's prepare ourselves. Amen! You who bring good news to Zion, go up on a high mountain. You who bring good news to Jerusalem, lift up your voice with a shout. Lift it up. Do not be afraid. Say to the towns of Judah, here is your God. Let us go out to the mountain of the Lord and to the house of the God of Jacob.
Hallelujah. Thank you, Lord. Thank you, God. Thank you, Jesus, for providing for us, for leading us the way, for you are the truth and the life. And truly, oh God, you did not just went up to heaven. You promised a comforter, the Holy Spirit. He's residing with us, who is with us. And right now, Father, thank you for the Holy Ghost. Through the Holy Ghost, your presence is being manifested. And as we worship you, oh God, as we offer the highest worship that you deserve, let us be aware of your magnificent presence in our midst, oh God. Because in your presence, there's freedom. In your presence, there's peace. In your presence, we always have a healing. Hallelujah. Let your presence manifest in this place, oh God. Because apart from you, we are nothing. So we are thirsty. We are thirsty, oh God, for your presence right now. Nawa, Panginoon, punan mo yung pagkauhaw ng iyong presensya sa bawat isa sa amin. Maging sila na kasama namin via online, oh God, na nanonood. Subalit, abutin mo po sila, oh God, na sa pamamagitan ng aming ginagawang pag-worship sa iyo, maranasan nila ang iyong pagyakap sa kanila, maging sa amin, oh God. We praise your name, oh God. Spirit of the sovereign Lord, come and make your presence known. Reveal the glory of the living God. Presence known, reveal the glory of the living God. Let the weight of your glory cover us. Let the life of your river God.
Word.
deserve all the glory, all our worship, oh God. You deserve only the best of us, oh God. Sikara mahakara dayenda. Ora baba sikara dayenda. Oh, what a sikara mahaga. Thank you for your presence, oh God. You never fail, you never fail. Raba sikara mahaye. Neba mahakuro sukura den. Reveal your glory, oh God. Sikara mahaye darayen. Oh, let the weight of your glory fall. Just touch this place. Hallelujah. Can we continue to raise our hands? Tas natin ang ating mga kamay. Lift up your holy hands and cry out, holy, 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 to the King of Kings, to the Lord of Lords, to the Almighty God, to the great Jehovah, to the Ancient of Days, to the faithful Amen, to the Lamb of God who takes away the sins of the world. Hallelujah. We bless you, Lord. Itaas natin ang ating mga kamay at katulad ng mga angels in the heavenlies, cry out, holy, 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 Lord. Oh, mayan dalalak,
We bless your holy name. We bless your holy name. Thank you, God. You are the Almighty God. You are our Lord and Master. And you are our Abba Father. Hallelujah. Thank you, Lord. Thank you, Lord. The El Elohim. Thank you, Lord. We bless you. Let your Shekinah glory fall. The weight of your glory. Just fill this place and cover us with the precious blood of Jesus. Let this place be the safest place, the place of protection. We come against every sickness and disease. We come against every virus and bacteria and every foul spirit. For this place is filled with the presence of the Lord. And each one of us is a carrier, not of the virus, but carriers of His presence, carriers of His anointing, carriers of His glory. Hallelujah! We are carriers of His glory. Thank you, Lord, at walang pwedeng lumapit na anumang foul spirit. For the power of God is in this place. We lift you up, Lord. Can we say, I love you, Jesus? We worship you and we thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Father God. Right now, in the name of Jesus, we pronounce your mighty presence. Bawat isa po sa amin, pagpapalain mo patuloy, Lord God. And prepare our hearts as we listen to the word. We give you our highest praise and thanksgiving. And everybody says, Amen and Amen. Palakpakan po natin ang Panginoon. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Praise God. Praise God. Pwede na po tayong maupo. Hallelujah. At magandang umaga sa ating lahat. Magandang umaga rin sa lahat ng mga kapatid natin na nasa kanilang tahanan. Especially ay umuulan, at malakas ang ulan sa labas. Ngunit I believe nothing can hinder us. Amen. Hallelujah. At sa mga kapatid naman na nasa kanilang tahanan, please transform your house into the house of the living God. At kung ano yung ginagawa ni Lord sa ating dito sa church, ay ganun din ang gagawin niya sa inyo dyan, sa inyong tahanan. At lahat naman ng nandito, magsabi ng Amen. Lahat ng nandito, magsabi ng Amen. This day, this Sunday, last Sunday of January, we are celebrating our First Fruit Sunday. I think most likely ito yung mga pang-sampung taon na natin o lampas na. More than 10 years na natin itong ginagawa. Once a year, we are declaring a fruitful life, fruitful family, fruitful harvest. Kaya meron tayong First Fruit Sunday. At bago tayo pupunta sa message, ay gusto ko kayong dalhin sa isang kapatid na pinagpala rin ng Panginoon na magbibigay siya ng maikling testimony at panoorin po natin ito. Si Brother August Ramos. God bless. Ako po si Brother Augusto Ramos, 38 years old, may asawa at may isang anak. Ang aking may bahay po ay si Shara Ann at si Clarice naman yung aking baby girl. Ako po ay dating OFW sa Korea, 5 years po akong nagtrabaho doon bilang isang factory worker. Bago ako pumunta ng Korea, ako po ay namasukan din sa Manila bilang isang bowling attendant. Tapos sa Dagupan, nagtrabaho din ako bilang isang delivery boy. Marami akong pinagtrabahuan eh. Ang akala ko yung buhay sa Korea is madali lang. Yung pala is pagdating mo sa Korea is puro trabaho ang aabutan mo doon. Halos wala ka ng oras para sa sarili mo magpahinga.
puro overtime para matupad mo yung pangarap mo sa buhay. Kasi bago ako pumunta ng Korea, daladala ko yung pangarap ko na mabigyan ng magandang buhay yung pamilya, tapos makapagtayo ng sariling bahay. Yun lang yung pinaka main goal ko sa Korea. Pero iba pala yung plano ng Panginoon na dinala niya ako doon upang makilala ko siya, upang maglingkod sa kanya bilang isang manggagawa niya at maging partner niya in the future sa kanyang ministry. Pag uwi ko galing ng Korea, after 5 years, so nakakilala na ako sa Panginoon, naghanap ako ngayon ng church na pag-aatinan kasi kailangan natin yon. May nagsabi sa akin yung pinsan ko na try ko doon sa may Galban, sa may GCF daw. So umatin ako, yung parang na-welcome ako yung pag-attend ko sa GCF. So tapos yun, nagtuloy-tuloy na yung pag-attend ko sa church. Ang pagiging Kristiyano pala is hindi ganun kadali. Ang akala ko noon, pag nakakilala ka sa Panginoon, hindi ka na dadanas ng mga problema. Puro magiging magaan na lang lahat sa'yo kasi nakilala mo nga ang Panginoon. Pero hindi pala. Nasubukan kong nalugi sa negosyo. So, sinubukan kong magnegosyo ng internet shop, internet cafe. So, hindi ako pinalad doon na akala ko is trials lang yung pagkalugi sa negosyo, pero may mga naka-line up pa palang mga problema na hindi ko alam. Na sunod-sunod pa na yung mga bagyo na darating sa buhay ko. Hindi lang emotionally, financially, spiritually, physically, lahat yan nadaanan ko na problema. Nasubukan ko rin yung nagpautang at hindi nabayaran. Nasubukan ko rin nagka-problema sa pamilya, muntik nang magkahiwalay dahil puro away. Tapos halos maubos na rin lahat nung ipon ko galing Korea eh. Hindi ko na malayan. Yung 3 bank account ko pala, na-close ko na. So parang nasagad na ako. Sinubukan ko ulit mag-apply ng Korea kasi inisip ko parang walang mangyayari sa akin dito sa Pilipinas. So sinubukan kong mag-apply ulit. Pero nung mag-apply ako, hindi ko nakita yung pangalan ko sa registration sa PWA. So doon ako nag-isip na siguro may plano ang Panginoon. Ba't hindi niya ako inallowed na bumalik sa Korea? Siguro may magandang plano ang Panginoon dito sa akin sa Pilipinas. Nag-venture ulit ako sa negosyo. Hindi ako sumuko. Nagpatayo ako ng lechon manok. Okay naman yung ano nung lechon manok. Kumikita naman, hindi ganun kalaki, pero kumikita pa rin kahit papaano. Pero hindi pa rin ako sumuko sa buhay eh. Yung pinanghawakan ko pa rin, yung mga pangako ng Panginoon. Yung life verse ko na kahit ano man ang mangyari sa buhay ko, magtitiwala pa rin ako sa Panginoon. Pinanghawakan ko yun, yung Proverbs chapter 3, 5-6. Na magtiwala ako sa Panginoon at hindi ako magtiwala sa sariling kakayanan ko at pag-iisip. Hanggang sa nalaman ko yung sikreto sa buhay, narinig ko kasi yung message about sa giving, sa tithes and offering. Lagi kong naririnig yon, pero parang nung una hindi ako naniniwala eh. Pero hanggang sa dumating yung hinipo siguro ako ng Panginoon, sinubukan ko. Sabi ko sa sarili ko, ba't hindi ko na lang ituloy-tuloy ito? Kasi wala namang mawawala sa akin eh. Hanggang sa paglipas ng panahon, nararamdaman ko, binibless na ako ng Panginoon. Yun, unti-unti kong nararamdaman at natutuwa na rin ako nung habang nagbibigay ako sa Panginoon, lalo niya akong binibless. So, ang ginawa ko, binago ko yung practice ko sa buhay. So, every time na katapusan ng buwan, nag-inventory ako, ang ginagawa ko, lahat ng kinita ko sa isang buwan, iniipon ko yun. Tapos, una kong sineseparate yung para sa Panginoon. Bago kukunin yung para sa amin, ang una ko munang ibibigay is para sa Panginoon. So yun ang ginawa ko. Hanggang sa paglipas ng mga panahon, nagkaroon ako ng mga branches. Yun, sunod-sunod na yung pagkilos ng Panginoon.
hanggang nagkaroon ako ng branches sa May Bunuan, second branch ko, tapos after a year, nagkaroon ulit ako ng branch sa May Karanglaan. So, tuloy-tuloy na yung ano, pagpapala ng Panginoon. One time, umatin ako, January yun eh, maalala ko, January. Tapos, late pa akong dumating. Pagdating ko, may mga sobre na, ano, winawagayway, ano kaya ito? Sabi ko. Tapos, may mga isusulat ka, yung mga request mo. Eh, kami, nagta-tides and offering naman kami. So, sabi ko sa asawa ko, subukan natin, wala namang mawawala eh. Sila nga nagbibigay. Sige, subukan natin, sabi ko. Nagbigay kami. Hindi siya ganun kalakihan. Pero sinubukan namin, inilista namin yung mga request namin. Nung after a year, sabi ko sa asawa ko, parang wala namang nangyari ah. Pero tuloy-tuloy pa rin kami sa ano, pagbibigay. Tapos nung second year ng ano, pag-first fruit namin, talagang ano, ibinuhos ko na. Sabi ko, Lord, deserve mo to. Sabi ko, so ano ako, nag-step out of faith ako eh. Kung pwede lang, wala na akong isulat eh. Basta magbibigay na lang ako. Alam naman ng Panginoon yung mga desire ng puso ko. Hindi ko na kailangang isulat. Pero sabi ng asawa ko, isulat natin. Isinulat niya, promotion, tapos bahay at lupa, tapos bagong sasakyan, tapos loobin ng Panginoon na magkaroon pa kami ng baby. Tapos, yung sumunod na taon nun, nagkaroon kami ng sasakyan, bagong sasakyan. Bless kami ng Panginoon. Sabi ko, eh, ilan pa lang naman yung kaya ba natin to? Sabi ko, sa sarili ko. Pero, by faith, God will provide, sabi ko. Yun, sa awa ng Diyos, talagang na-provide naman ng Panginoon lahat ng pangangailangan namin. Tapos, yung second na nilista namin, sinulat namin doon yung ano eh, yung house and lot. Iniisip ko parang medyo malabo ito kasi parang napakalaki ng kakailanganin para ma-provide. Sabi ko, pero sige lang, pananampalataya pa rin sa Panginoon ang nangingibabaw sa amin. Hindi namin alam na during pandemic pa, pagkakalob ng Panginoon yung inaasam-asam namin na bahay at lupa. Nung una, maliit lang yung gusto namin, yung simple lang, pero ang pre-provide ni Lord, ibang Panginoon pag mag-provide eh. Yung hinihingi mo, hihigitan niya 'yon. Lalo kung alam niya na nagbibigay ka para sa kanya. Yung promotion din, pre-promote din niya yung asawa ko eh. Halos lahat ng sinulat namin doon sa first fruit, sa pag-first fruit namin, ibinigay ng Panginoon. So, isa na lang yung hindi niya binibigay nung pagkaluban kami ng pangalawang baby, kung loobin ni Lord. Pero alam ko in due time, pagkakalob ng Panginoon yan. Naniniwala kami na tapat ang Panginoon sa kanyang mga pangako. Ipagkakalob at ipagpakakalob ng Panginoon yan. Advice ko sa mga kapatiran natin na hanggang ngayon ay di pa dumadating yung kanilang mga pinagpipray, kung may mga pinagdadaanan sa buhay, kung kayo man ay nahihirapan. Alam ko may magandang plano ang Panginoon para sa buhay natin. Lahat naman ng pangyayari ay niloob ng Panginoon. Wala tayong dapat ipagpalagay na masama eh. Dapat lahat ng mga nangyayari sa atin, whether good or bad, dapat tanggapin natin yan ng may pasasalamat. Hindi lang pagpapala, kahit problema, ipagpasalamat po natin yan dahil isa sa mga pinanghawakan kong life verse ko yan eh. Sa, matatagpuan po natin yan sa 1 Timothy chapter 4 verses 4 na ang lahat ng nangyayari sa atin, tanggapin natin ng may pasasalamat. Walang ginawa ang Panginoon na ikasasama natin. Lahat ng nangyayari ay para sa ikabubuti natin. Ang kailangan lang natin gawin is hanapin lang natin yung susi para mabuksan yung sikreto ng kung paano nyo makamtan yung mga pinagpipray nyo ng matagal. Alam ko hawak nyo yung susi na yan eh. Kailangan nyo lang gamitin. Ang susi na yan is sa pagbibigay. Subok ko na yan, naranasan ko na yan sa buhay ko. Tested na yan. Gamitin mo yung susi na yan. Tingnan ko lang kung hindi buksan ng Panginoon ang durungawan ng langit at ibuhos sa inyo ang napakasaganang pagpapala. Tested na yan, yung life verse na yan. Yan ang ginawa kong inspiration sa buhay ko. Kaya lahat ng ito na nararanasan ko ngayon.
bukod pa sa ating pagtatithe and offering, huwag din po nating kalimutan yung ating first fruit kasi minsan lang naman yan sa isang taon eh. So, ibigay natin yung nararapat at karapat dapat na pagpapala para sa Panginoon. Sabi nga sa Ezekiel 44 verse 30, "The best of all the first fruits and all of your special gifts will belong to the priest. You are to give them the first portion of your ground meals so that the blessing may rest on your household." So, mananahan po yung pagpapala sa bahay natin, lalong-lalo na pong nagbibigay tayo ng first fruit para sa Panginoon. At huwag din po nating kalimutan na mag-engage sa project natin sa church. Mayroon po tayong church building. So, huwag po tayong matatakot magbigay ng mga pledges dahil alam po natin na ang Panginoon mismo ang magpo-provide niyan. Padadaanin po sa atin yan. At magiging daluyan po tayo ng mga pagpapala ng Panginoon. Kung meron man po akong ipagmamalaki sa buhay ko ngayon, hindi po yun yung nakamit ko, hindi po yun yung ano ang meron ako. Kung meron man po akong ipagmamalaki, ayun ay ang Panginoon sa buhay ko. Nakilala ko si Jesus sa buhay ko. To God be the glory. Praise God. Kaya nga ho, naubos yung pera niya sa Korea. Then na-realize niya, kahit nasa Pilipinas ka, pwede kang pagpalain ng Panginoon. Amen? Hallelujah. Nakita niya yung susi. Ang susi ay ang pagbibigay. Tithes, offering, first fruits, at pati sa project. Nung nakita nga ho niya yung ating church building project, dyan sa baba, sabi niya, "Bishop, may deadline ba ito?" Sabi ko, "Wala naman. As the Lord provides for you, then you support our church program." Sige, kumuha siya ng 10 box. Kumuha siya ng 10 boxes. Kaya kahit ho, nagtitinda ng lechon manok, pwedeng pagpalain ng Panginoon. Amen? Amen. Lahat tayo ay pinagpala. Amen? Amen. Hallelujah. Yun nga hong ating mga pastor na na-invite dito doon sa Bless the Pastors. Sabi niya, ang yayaman ng GCF. Sabi ko, yes, mayaman kami. Mayayaman sa pananampalataya. Amen. Mayaman tayo sa pananampalataya basta para sa Panginoon. Thank you, Lord. At ngayong umaga, let's go to the message ng ating first fruits, which is held once a year. Ang ating pong topic, yung Bikurim. Ano ho ba itong Bikurim? Ang salitang Bikurim, yan ho ang tawag nila doon sa kanilang first fruit festival. Kaya pagpalain ng Panginoon ang bawat isa, natatanggap ng message ho ngayon. Ang ating pong scripture ay matatagpuan sa Exodus chapter 23, verse 16. "Celebrate the festival of harvest with the first fruit of the crops you sow in your field. Bring the best of the first fruit of your soil to the house of the Lord your God." So sa Exodus, ito po ay isang utos. Ito po ay isang utos, inasmuch as we give our tithes and offering, kasama din ho itong first fruit na nangyayari lang once a year. Ito po yung utos, "You shall celebrate." Celebrate the festival harvest with the first fruit of the crops you sow in your field. Paano? Nandyan sa verse 19. "Bring the best of the first fruit of your soil to the house of the Lord your God." Yung salitang first fruit at yung salitang the best ay magkasama po yan. Kaya when we say first fruit, it is your best. It is your first and it is your best offering. Hallelujah. So let us go to some principles. Hindi ako usually, regularly nagtuturo about prosperity and kasi minsan na-misinterpret ng iba. Pero kung hindi naman natin ito ituturo, I think 65% of the Bible ay maaalis because 65% of the Bible speaks of money, speaks of material things. At alam ng Panginoon, tayo bilang mga tao, we are subject to material things. Kaya dapat tayo ay merong tamang pananaw tungkol sa pagbibigay. Mga kapatid, it is not what you have that make you rich. It is what you give that make you rich. Sa Psalms 24, magbigay tayo ng mga basic principles. Psalms 24, verse 1, "The earth is the Lord's and all its fullness,
the world and those who dwell therein. Ang mundo ay pag-aari ng Diyos at lahat ng nasa mundo ay pag-aari ng Diyos. In other words, we do not own anything. Wala tayong pag-aari dito sa lupa. Kahit ikaw, kahit ang buhay mo ay hindi mo pag-aari. Naniniwala ba kayo? Kahit buhay natin ay pag-aari ng Diyos. All things belongs to the Lord. Lahat ng bagay ay pag-aari ng Panginoon. Pangalawa na makikita natin, nasa Numbers 3:13. Because all the firstborn are mine, on the day that I struck all the firstborn in the land of Egypt, I sanctified to myself all the firstborn in Israel. Lahat ng panganay ay pag-aari ko. Nung araw na kinuha ni Lord lahat ng mga firstborn sa Egypt, sinabi na ng Panginoon, lahat ng firstborn, firstfruit, all first things belongs to the Lord. Merong isang tanong, why God must be first? Why God is first? Why God must be first? Answer is very simple. Because He is God. Diba? The 12th word, whom His master will make ruler over His household to give them their portion of food in due season. 1 Corinthians 4:2, moreover, it is required in stewards that one be found faithful. Dahil tayo ay wala tayong pag-aari. Lahat ng bagay ay pag-aari ni Lord. Lahat, especially yung first. Then, tayo ay mga katiwala lamang. We are just stewards. We are just managers. We are not the owner. Kung ano man mayroon tayo ay hindi natin pag-aari, tayo ay pinagkatiwalaan lamang. At dapat lang na kung ikaw ay isang lingkod ng Diyos, Panginoon, na mapagkakatiwalaan ka sa mga pagpapalang ibinibigay niya sa iyo, then marami pang pagpapala ang ipagkakatiwala niya sa iyo. Nakita niyo yan sa mga ibang parable ni Jesus Christ na kapag faithful ka sa isang bagay ay dadagdagan ka pa ng maraming bagay. We are required to be good stewards. Tayo ay hinahanapan ng Panginoon ng mapagkakatiwala ang Espiritu. Another thing is this. Sa Psalms 116 verse 12, what shall I render to the Lord for all the benefits toward me? Tinanong ni David ang kanyang sarili, ano naman ang ibabalik ko sa Diyos sa lahat ng mga benefits na ibinigay niya sa akin? Paano natin sasagutin ang tanong na yan? Ano naman ang ibabalik ko sa Diyos sa lahat ng bagay na binibigay niya sa akin? Sagot, wala. Wala kang pwedeng ibalik kay Lord kasi wala kang pwedeng ibigay kay Lord sapagkat pag-aari niya lahat. Pero pwede kang magbigay ng iyong pasasalamat na pagkilala na lahat ng blessing ay galing sa Kanya. Sa 1 Thessalonians 5:18 sabi niya, in everything, give thanks for this is the will of God in Christ Jesus. Sa lahat ng bagay, mapagpasalamat tayo sapagkat ito ang kalooban ng Diyos sa pamamagitan ni Kristo Jesus na nasa atin. Ini-expect ni Lord na tayo ay maging mapagpasalamat. Kaya kapag tayo po'y nag-aalay sa Panginoon, ito rin ay pagsasabi ng pasasalamat sa Panginoon. In the Bible, meron pong 10 kitungin na mayroon silang sakit, meron silang pananampalataya, nakita nila ang Panginoon, tumawag sila sa Panginoon, pinagaling silang lahat ng Panginoon. Pero yung 9 na gumaling ay umuwi na. Yung isa ay naalala niyang bumalik sa Panginoon. Siya ay bumalik sa Panginoon, nagpatirapa, nayakap niya si Jesus at nagpasalamat siya. At ang ating Panginoon, ito ang kanyang sinabi, nasaan yung 9? Bakit ikaw lang ang bumalik? At kung sino pa yung Samaritano, kung sino pa yung despised, siya pa yung marunong magpasalamat. Kaya sabi ng Panginoon sa kanya, magmula ngayon, your faith has made you whole. Kinumpleto ng Panginoon lahat ng kulang sa kanya. Kaya kapag mapagpasalamat ka, kukumpletuhin ni Lord yan. May bonus ka pa. Amen? God expects us to be thankful to Him because He owns the first things. Kung babalik tayo sa Old Testament,
nung nagpunta sila doon, ang unang kinubkob nila na city ay yung Jericho. Sabi ni Lord, lahat ng kayamanan dyan sa Jericho, huwag niyong gagalawin sapagkat yan ang una ninyong bayan na inyong sasakupin. All things in Jericho should belong to God. Meron silang isang kasama na ang pangalan ay Achan. Ang ginawa ni Achan, nakakita siya ng gold. Kumuha siya ng gold at itinago niya sa kanyang higaan. At nagalit ang Panginoon at nagulat naman itong si Joshua. Bakit hindi sila nananalo sa gera? Sabi ni Lord sa kanya, sapagkat isa sa inyo nakialam doon sa kayamanan dyan sa Jericho. Sinabi ko sa inyo na that city is the first city, it belongs to me. Ayaw ng Panginoon na yung first na yon na para sa kanya ay kunin ng iba. It belongs to the Lord. Kaya huwag ko kayong magtaka kung bakit sinabi ng Diyos kay Abraham, Abraham, ialay mo ang iyong anak, ang iyong nag-iisang anak sa akin. Hindi lang first son itong si Isaac. Siya yung the only son ni Abraham kay Sarah. Kaya pala hiningi ng Panginoon yon. Upang balang araw, patutunayan din ng Panginoon, na patutunayan din ng ating Diyos na yung kanyang firstborn son, the only son, Jesus Christ, ay mamamatay, itatanim niya doon sa cross upang yung nag-iisang anak niya na si Jesus, kapag ito'y namatay sa cross, ito'y magiging daan upang dadami ang mga anak ng Diyos. At tayong lahat ay mga anak ng Diyos sapagkat yung unang anak ng Diyos ay inialay ng Diyos para sa atin. Amen? So God wants us to be thankful to Him. Maging mapagpasalamat tayo sa Kanya. Another thing, the first fruit is also the symbol of your seed faith. Yung mga unang harvest ay, yan din ay tanda ng ating pananampalataya. Sa Luke 17:6, so the Lord said, if you have faith as a mustard seed, you can say to this mulberry tree, be pulled up by the roots, and be planted in the sea, and it would obey you. Kung meron kayong pananampalataya kasinliit ng buto ng mustasa, ay pwede niyong sabihin dyan sa bundok na ito'y lilipat doon sa dagat at ito ay susunod. Walang imposible kapag may pananampalataya. Hindi tayo masyado tayong namumroblema sa COVID-19 na hindi nakikita. Samantalang yung buto ng mustasa, maliit din yun, pero nakikita. Eh kung meron kang pananampalataya, wala kang dapat katakutan. Amen? Hawak ng Panginoon ang ating buhay. Amen? But the first fruit is like a seed. Alam niyo yung buto ng mustasa, yung buto ng mustasa, mga kapatid, hindi niyo makita, halos hindi mo na makita yan sa liit. Pero kapag tumubo yan, may mga mustard tree na talagang malalaki. So it is a seed faith. It is your seed. Let's move on. What is the first fruit? Ang salitang first fruit ay galing sa salitang bikurim. Sabihin natin lahat bikurim. Ano po yung bikurim? Ang salitang bikurim, ang ibig sabihin, bikurim, galing yan sa salita na ang ibig sabihin ay promise to come. Promise to come. Kaya if we honor Him with our first fruit offering, the promise of blessing will surely come. Darating talaga yung kanyang pangako ng pagpapala. So, the first fruit, more on the first fruit. The first fruit is the first portion of the harvest. Hindi po pangalawa, pangatlo, pang-apat, kundi pinakauna. Kaya nga tinawag na first fruits. Pangalawa, ang first fruit ay isang offering na it is especially dedicated to God. Pag-aari yan ng Panginoon. It is consecrated unto God. Number three, it is a pledge of a greater harvest to follow. Na kapag ito'y bilang isang seed faith, kapag ito'y itinanim mo, ito rin ang assurance o pledge o kaya'y hope that a greater harvest is coming to you. Yan. And then, number four, it is a blessing for the priest. Kasi nung unang panahon,
especially nung nasa promised land na sila, yung tribe of Levi naging priest. Hindi sila binigyan ng lupa para magtanim dahil ang kanilang trabaho ay sa templo ng Panginoon. They are full-time. And so the first fruit, it will go to the priest, but it is dedicated to the Lord. Leviticus 23:20. The priest shall wave them with the bread of the first fruit as a wave offering before the Lord. With the two lambs, they shall be holy to the Lord for the priest. Ayan ho. So, tignan ho natin, may mga instructions si Lord. May mga instructions si Lord. Nung sila'y nandoon pa sa wilderness, itong sinabi ng Panginoon. Deuteronomy 26:2. That you shall take some of the first of all the produce of the ground, which you shall bring from your land that the Lord your God is giving you, and put it in a basket, and go to the place where the Lord your God chooses to make His name abide. Pag nandoon na kayo, yung first portion ng inyong mga first fruit ay dalhin nyo, ilagay nyo sa basket at ibigay nyo sa Panginoon. Ayan. Another instruction. Mahirap umbud, baka mapagsuspitsahan tayo. Pero I am healthy. Hallelujah. Leviticus 23:10. When you come into the land which I gave to you and reap its harvest, then you shall bring a sheaf of the first fruit of your harvest to the priest. Ang sabi ng Panginoon, kasi nasa Egypt sila, naging alipin sila sa Egypt. Inilabas sila sa Egypt at sila'y napunta sa wilderness. And for many years, nandoon sila. They were longing for God's promise na dalhin sila sa promised land. Kaya nung malapit na silang umalis sa wilderness upang papasok sa promised land, ang sabi ng Panginoon ay ganito, pag nandoon na kayo sa promised land, magiging inyo na yung lupa. Paghahati-hatian nila yung lupa according to the 12 tribes of Israel. At dahil may lupa na sila, pwede na silang magtanim. At ang sabi ng Panginoon, kapag nagtanim kayo, yung una ninyong itinanim, yung portion ng first fruits ninyo ay dalhin ninyo, at pagkatapos dalhin nyo yan sa priest at sabihin nyo sa Panginoon, Panginoon, salamat po, dinala nyo kami sa promised land at kami po'y nakapagtanim at ito po ang unang bunga ng aming mga tanim, iniaalay namin sa inyo. At sabi ng Panginoon, sa gagawin nyo yan ay pagpapalain ko kayo sa promised land. Okay, so magbigay po ako ng mga ilang reason kung bakit ginagawa natin itong first fruits. Inasmuch as we are giving our tithes and offering, just like in the Old Testament, we are also giving our first fruit once a year. Mga ilang dahilan bakit tayo nag-first fruit. It's an honor that leads to plenty and overflow. Nakalagay ho yan sa Proverbs 3:9, parangalan mo ang Panginoon sa pamamagitan ng iyong mga ari-arian, sa pamamagitan ng mga unang bunga ng inyong ani, upang ang inyong mga bodega ay mapuno at ang inyong mga lalagyan ng alak ay mag-overflow. Ayan. Ito'y mag-o-overflow. So mga kapatid, ito palang pagbibigay ay isang paraan upang i-honor natin sa si Lord. Kahit sa secular, kapag nag-imbita ka ng guest speaker, may ibibigay sa kanya na tinatawag nilang honorarium o kaya honoraria. Ito ay isang regalo doon sa nag-speak at tinatawag nilang honorarium bilang paggalang sa kanya. So ganun din kapag tayo nagbibigay, we honor the Lord. Pero ang maganda ho dito, itong honor na to, ang kapalit nito ay plenty at saka overflow. Mapupuno ang bodega at ano yung overflow sa Tagalog? O aapaw. Aapaw ang mga bagong alak. Of course, ang mga bagong alak na yan, mga bagong blessing, mga bagong pagpapala, mga bagong opportunity para sa atin. So first fruit is honoring the Lord and we must honor the Lord. Hallelujah. Okay, pangalawa, it is a command. Ito ay isang utos
na may kasamang pagpapala, abiding blessing. Hindi ho, yung pagpapala ay hindi isang bibisita sa bahay kasi ang bisita ay pwedeng umalis. Pero yung nakatira, hindi siya pwedeng umalis. Ang sabi niya, the best, ito na naman, nabanggit na naman yung the best of all the first fruit of any kind and every sacrifice of any kind from all your sacrifices shall be the priest. Also, you shall give to the priest the first of your ground meal. Anong susunod? Pakibasa nga. To cause a blessing to rest on your house. Yung blessing daw ay titira na sa bahay mo. Hindi lang bibisita, titira pa. At kahit paalisin mo, hindi aalis. May karapatan siyang tumira sa bahay mo at punuin yung bahay mo sapagkat itinanim mo yung first fruit. The best of your first fruit. Number three, it is an offering that attracts God's favor. Ito ay isang alay na nag-a-attract, nagmamagnetize ng favor ni Lord. Meron tayong dinideclare na favor confession every Sunday. But hindi lang natin yan dapat dinideclare. We have to activate the favor of God. Paano ho mangyayari yan? We'll go back to the Old Testament. Si Cain at saka si Abel ay naturuan ng kanilang mga magulang, si Adan at saka si Eva, upang mag-worship sa Lord. Pag sinabi kasing worship sa Old Testament, hindi yan pwedeng maging worship kung wala kang iaalay sa Panginoon. Sapagkat ang worship sa Old Testament ay sa pamamagitan ng mga offering. Worship is not just singing and dancing and playing instrument. Worship is offering something to God. So nag-offer itong magkapatid, si Cain at saka si Abel. Ang ginawa nila, dumating ang time na mag-worship sila, si Cain, sabi niya, in the course of time, Cain brought some of the fruits of the soil as an offering to the Lord. And Abel also brought an offering, fat portions from some of the firstborn of his flock. The Lord looked with favor on Abel and his offering. Dumating daw ang panahon, si Cain ay nag-alay sa Diyos. Pero kung isasama natin yung verse 5, ang sabi ng Panginoon, ang sabi ng scripture sa verse 5, ngunit ang alay ni Cain ay nireject ng Panginoon. Bakit? Tignan niyo po yung term dyan. In the course of time, nag-harvest si Cain. Nung nag-harvest siya, inuna niya yung sarili niya, pamilya niya, para sa kinabukasan niya, nag-ipon siya. Nung marami na siyang nakuha, naalala niya ang Panginoon. In the course of time. Ay, siya nga pala. Paano si Lord? Sandali, dapat magbigay din ako para kay Lord. Nagbigay naman siya para kay Lord eh. Bakit nireject ni Lord? Sapagkat hindi first. Naibigay lang niya in the course of time. Bakit naman yung offering ni Abel ay tinanggap ng Panginoon? Tignan niyo naman yung verse 4. No? The fat portion, hindi lang po firstborn, the fat portion from some of the firstborn of the flock, nag-aalaga siya ng tupa. At sa kanyang pag-aalaga, tinitignan niya yung mga buntis. Yung mga buntis na mga tupa. Sabi niya, itong mga buntis na tupang to, pag ito'y nanganak, kung sino yung unang ipapanganak, ibibigay ko yan kay Lord. Talagang pinaghahanda niya. Hindi katulad ni Cain na naalala na lang niya ang Panginoon sa bandang huli. Pero itong si Abel, hindi pa nanganganak yung kanyang mga tupa, binabantayan na niya ang unang ipapanganak diyan, pag-aari ni Lord. In principle, alam niya, first things belongs to the Lord. Amen? Kaya ang sabi sa Bible, the Lord looked with favor on Abel and his offering. Tinignan ng Panginoon si Abel at ang kanyang offering, punong-puno ng favor. Praise God. Another thing, number four. Your first fruit is a quality that determines the rest. Ang sabi niya sa Romans 11:16,
For if the first fruit is holy, the lamp is also holy. Kung yung unang bunga ay banal, ang buong halamanan ay magiging banal, ang kabuuan ay magiging banal. The root determines the fruit. The first fruit determines the whole lamp. Kung ano yung quality nung una, yun ang quality hanggang sa huli. Kaya kapag mahinang quality yung una, mahinang quality din hanggang huli. Kung ano yung quality nung una, it will determine the rest. So if the first fruit is juicy fruit, all becomes juicy fruit. Okay. Nung ako po'y bata pa, lumaki ako sa aking lolo at lola. At ang aking lolo ay nagtatanim ng maraming gulay, especially kalabasa, patula, upo, kung ano-anong mga itinatanim namin. At ako ang taga-dilig. At kapag na-harvest na, ako rin ang taga-binta sa mga kapitbahay. Pero ako, minsan, mayroon akong isang experience na yung upo na itinanim namin, talagang halos sumayad na sa lupa. Ang laking upo, kasi yun ang unang bunga. Kaya kumuha ko ng kutsilyo at gusto ko ng putulin, gusto ko ng pitasin. Sabi ng lolo ko, Vincent, huwag mong gagalawin yan. Sabi ko, tatay ang tawag ko sa kanya. Tay, ang laki nito. Masarap kainin to. O kaya ibinta na lang natin. Mahal ito kasi malaki. Biro mo, halos. Hindi natin yan iluluto. Hindi natin yan ibibinta. Patatandain natin yan. Sabi ko, sayang kung hindi ito maluto. Patatandain natin yan. Sapagkat dahil magandang klase yan, dyan manggagaling yung mga itatanim pa natin. Kaya patatandain namin yun hanggang sa maging kulay brown, hanggang sa matuyo. Tutuktukan sa silong, malalaglag yung mga buto, ang lalaking buto. Yun na naman ang itatanim. Bakit? Alam ng lolo ko yung principle. Kung ano yung quality ng unang bunga, yun ang quality ng lahat ng aanihin. Hallelujah. For if the first fruit is holy, then everything else will be holy. Kung mataas na quality yung first fruit, mataas lahat. Okay, another thing about first fruit, Exodus 34:24. Sabi niya, I will drive out nations before you and enlarge your territory and no one will covet your land when you go up three times each year to appear before the Lord your God. Bring the best of the first fruit of your soil to the house of the Lord your God. Sa Exodus 34:24. Anong sabi niya? Palalayasin ko yung mga bansang umaaway sa inyo, palalakihin ko ang inyong teritoryo, walang makakaagaw ng inyong lupa. Kung kayo'y haharap sa akin tatlong beses isang taon doon sa templo to celebrate Passover, Pentecost, at saka Tabernacles. First fruits. Verse 26, bring the best of the first fruit of your soil to the house of the Lord your God. Pero ang nauna na yung promise. Bago niya sinabi sa 26 yung bring your best of the first fruit, 24 anong sabi niya? Iingatan ko kayo. Yung mga umaaway sa inyo, palalayasin ko sila. Yung mga yung teritoryo niyo, palalakihin ko at walang kukuha ng inyong mga ari-arian. There is a promise of protection and progress. Amen. When we give our first fruits, because first fruits belongs to the Lord nga. Maalala ko, I think mga 10 years ago, siguro 2009 o 2010, nag-umpisa tayo. Paano ba ito nag-umpisa? Let me tell you the story, my story again and again. Kasi hindi ko makalimutan eh. Binisita namin si Pastor Alex at Pastor Lito Chanko. Hindi pa sila pastor noon. Dahil mga worker natin sila, pinunta namin sila sa Angeles. Tamang-tama January. Ang sabi nila, Pastor Windsor, Pastor Ates, andito na rin lang kayo. Eh, pwede bang sumama kayo sa amin na atindihan namin? Sabi namin, sige. And so, we went with them. Nandoon na kami. Napansin namin, masaya yung praise and worship.
At merong isang special offering na masaya din. Lahat naka first fruit envelope. At winawag ay way pa. Sabi ko, ay Alex, sabi ko, Alex, Pastor Alex, ano ba yung mga, bakit ganyan ang ginagawa nila sa offering? Masaya sila, sumasayaw pa, winawag ay way, tapos dinadala sa, doon sa basket. Ako, meron akong alam tungkol sa first fruits. Pero yung application na lang. Jesus Christ is the first fruit of resurrection. The Holy Spirit is called the first fruit, the deposit of God's anointing. Tayong mga Kristiyano, tinawag din tayong first fruit kasi ang ibig sabihin ng first fruit, high quality. Pero yung original meaning na nasa Old Testament, kulang pa ako dyan. And so nung nandoon ako, doon ko naunawaan. And so ganun nga, sabi sa akin ni Alex at saka ni Lito, Bishop, Pastor, may miracle yan. Sabi niya, ganun ba? O sige, bigyan niyo rin ako ng white envelope. At nakialam din kami. Sabi ko, Pastor Ates, bigyan mo nga ako na ilalagay ko dyan. Magbigay din. Sabi ko, parang malaki itong binigay mo. Sabi niya sa akin, sabi mo, testingin natin si Lord. Oo nga. So ganun din, nakialam din kami. Hallelujah, sumayaw din. Nagbigay din kami. Wala pang akin. Pastor, halika nga dito. Gusto ka naming i-bless. Binigyan ako ng 20,000. Sabi ko, totoo pala yung first fruit. Ha? Sana dinagdagan ko na lang nilagay ko. Hallelujah. So, magmula noon na mga pastor para mag-preach tungkol sa blessing ng first fruit, ako na mismo ang nagturo. Kasi I have my own story. Pero may na-realize din ako. Alam nyo, 10 years na natin itong ginagawa. Last week ko lang na-realize. Because 10 years ago, nung tayo ay nag-first fruit dito, and everybody knows it will go to the pastor, the priest. That night, kinausap kami ni Lord. Very clear. Huwag niyong gagalawin yung first fruit. Huwag niyong gagalawin yung first. Kaya kahit 5, wala kaming ginalaw doon. Itinanim namin lahat yun doon sa, kasi that time bumibili pa tayo ng lupa. Itinanim lahat yun doon sa church lot project. Last week, walang na-realize. Kaya pala kinuha ni Lord yung first fruit. Kasi first yun eh. Sabi ko, oh nga pala no. Kaya pala hindi namin makuha yung first fruit because first fruit belongs to the Lord. Pag-aari niya lahat ng first. Nakuha niyo po mga kapatid? All first things belongs to the Lord. Sabi ko, ba't ngayon ko lang nalaman? O nga, pag-aari niya ang first fruit kaya dapat lang yung una talagang sa kanya. Look at this, Leviticus 25:19. Kapag tayo ay obedient sa Panginoon, Leviticus 25:19, then the land will yield its fruit and you will eat your fill and dwell therein in safety. If you say, what shall we eat in the seventh year, since we shall not sow nor gather in our produce, then I will command my blessing on you. Uutusan ng Diyos ang kanyang pagpapala. Then I will command my blessing on you on the sixth year and it will bring forth produce enough for 3 years. Yung aanihin nyo sa isang taon, tatlong beses kayong aani. Yung aanihin nyo sa isang taon ay magiging times 3. And you shall sow in the eighth year and eat old produce until the ninth year. Until its produce comes in, you shall eat of the old harvest. Ito'y pagtuturo ng Panginoon tungkol sa kanilang pagtatanim. Sabi ni Lord, yung pang-7 taon, huwag kayong magtatanim. Ang tawag doon ay sabbatical year, or seventh year, sabbatical year. Ay sabi nila, Lord, ay kung hindi kami magtatanim sa pang-7 taon, ay anong kakainin namin kung wala kaming itatanim? Sabi ni Lord, kung kayo'y magiging masunurin sa pang-6 na taon, pagpapalain ko kayo na ang inyong ani ay magiging times 3 para kahit nasa pang-7 taon na kayo, hindi nyo kinakailangan magtanim kasi your supply is more than enough. At nasa pang-8 taon na kayo, hindi pa nauubos yung inyong hinarbes. 9th year, naabutan na kayo ng bagong harvest, hindi pa ubos yung dating harvest. Overlapping.
may overlapping of blessing. Hindi pa nauubos yung dating blessing. Hayan na naman yung bagong blessing. Amen? Sinong gustong makaranas ng overlapping of blessing? Hindi pa nauubos yung pang-8 taon. Andyan na yung pang-9 na taon na harvest. Hindi pa nauubos. So giving our first fruit is giving our best to God. Yan ho. So what is the feast of first fruits? It is giving our best to God. Kaya dapat pag sinabing first fruit, that is your best offering. It is putting God first. Ito'y pag nagbigay tayo ng ating first fruit, para nating sinasabi, Lord, ang first fruit offering na ito ay nagpapakita na ikaw talaga ang una sa buhay ko. Even before myself, even before my family, mas importante ka kaysa sa akin, mas importante ka kaysa pamilya ko o sa trabaho ko o anumang bagay, I am putting you first. Hallelujah. God is our ultimate priority. At kapag nakita ng Panginoon yan, we are allowing God to work in our life. Yan ho. So, mga kapatid, etong dalawang picture na ipapakita ko sa inyo, yung isa alam nyo na, ilang beses nang naikwento. Pero for the sake of those hindi pa nakakaalam, ako gustong-gusto kong itong ikwento kasi supernatural ang nangyari. Supernatural. Si Pastora Marisa, sana ma-video din yan. Ano? Si Pastora Marisa ay ilang taon, wala silang anak. Sa kapipray sa Don Watch, na awang-awa na ako sa kanya kasi pupunta yan sa doktor, sasabihin, ay may polyps ka, ay ganito. Yung kanyang pera na pupunta lang sa doktor. Pero sa prayer, pinag-pray niya sa Don Watch talaga yan. Then after, I think 10 years ba, ay nabigyan sila ng anak. Si MJ, kilala niyo si MJ, binatilyo na. Minsan, sa first fruit, sabi ni Lord, kinausap siya supernaturally, dinig na dinig niya ang boses ni Lord. Magbigay ka ng ganitong amount as your first fruit. Sumagot si Marisa, Pastora Marisa, sabi niya, Lord, masyadong malaki yan. Wala akong ganyan kalaki na amount. Pero Lord, dinir niya si Lord . Kung bibigyan mo ako ng ganyang amount, di ibibigay ko sa first fruit kung bibigyan mo ako. So yun lang. After that, dinedicate si MJ. Kinuha yung mga elders at mga ilang deacons para maging ninong at mga ninang. Yan. So yung mga elders tsaka deacons, nagbigay naman sila ng kanilang mga regalo kay MJ. Siyempre, inaanak nila. Bigay sa, anong tawag doon, sabi ni bigay sa inaanak? Pakimkim ba? Whatever. Pakimkim. Binigay. So, ganun ang nangyari. That night, nung binilang ni Pastora Marisa, eksakto doon sa amount na sinabi ni Lord. Sabi ni Lord, ayan. Sabi mo, pag bibigyan kita ng ganyang amount, ibibigay mo yung first fruit. Kinilabutan siya. Because the Lord gave exactly yung sinabi ni Lord sa kanya. Siyempre, wife, dapat mag-submit at mag-consult sa husband. Sinabi niya kay Chito. Ang sabi ni Chito, ay hindi. Yan ay ibinigay para sa ating anak. Pupunta yan sa ating anak. Kaya ang sabi niya, sige ah, bahala ka. Basta ako, sinabi ko sa'yo yung pinapasabi ni Lord. Kaya imbuwasan to, limarag may duwaran mata ng Chito. Ang din, sabi niya. Punta sila sa office. Bishop, binibigay namin yung first fruit kay Lord. Sabi ko naman, tapos na first fruit . Mas kailangan nyo yan. Hindi ho, tanggapin nyo na. Parang awa nyo, tanggapin nyo na. Hirap na siya. tinanggap namin. But of course, we separated a portion para sa kanilang anak. At next day, gumaling na. At tignan nyo naman ang buhay ni Pastora Marisa. Meron na silang sariling church building. Mag-second floor na. Hallelujah. Pinagpapala din ng Panginoon. Ang importante doon ay, alam nyo, ang isang nakita kong importante sa blessing sa kanya, yung nakakarinig siya ng tinig ni Lord. It's really good to hear the voice of the Lord.
Itong pangalawa, si Bishop John Camurungan, hindi ko alam kung kilala nyo, siya ho ang president ng pamana. Siyang pumalit kay Bishop Rudel. Samahan ng mga pastor sa buong Pangasinan yan. Two years ago, sabi niya, Bishop Windsor, pwede bang magpunta ka sa Malasiki, sa church namin, at ituro mo nga yung ginagawa ni Lord sa inyo na first fruit. I'd like to tell you, marami na ho mga churches na nakikiusap, ituro ito. Actually, this Thursday, samahan ng mga pastor sa Malasiki, pupunta tayo doon para sa isang church on fire at para sa first fruit. Pagsamahin daw yon. Sabi ko, sige. Ito si Bishop John Gary, sabi niya, pagkatapos ng first fruit, meron siyang binigay na offering. Sabi niya, Bishop Windsor, ibibigay ko itong first fruit na ito. Sabi ko naman, thank you. Alam niyo, sabi niya, ibinibigay ko yan kasi gusto kong magpunta sa Israel. Sabi niya, naku po, kinilig ako. Paano pupunta sa Israel? Ang mahal-mahal ng pamasahe. Pupunta sa Israel. Sabi ko, Lord, paano ito nag-account lang? Paano pag hindi nakapunta? Lord, huwag mo akong ipapahiya. Lord, huwag mong ipapahiya ang iyong salita. Patunayan mo yan na yung pangako mo ay totoo na kapag sinabi mo ay tutuparin mo, Panginoon. Kaya pinag-pray ko, Lord, tuparin mo ang kanyang prayer request. That year, September that year, nakapunta siya sa Israel. Ayan ho, nandun sila sa Sea of Galilee. Isinama sila ng Jesus Reigns. Nakapagbayad sila ng babayarin. Ito pa mas matindi. Nakasama pa niya si Mrs. niya. Nakapunta sa Israel. Nakasama pa si Mrs. Sabi ko, salamat Lord. Salamat Lord. Totoo nga ang promises mo, Lord. Nakita niyo naman yung video testimony ni Ate Russell, ni August, at marami pang mga nagtitestify sa inyo. Nakita ng Panginoon na if we have this obedient and willing heart and joy to really love God by our first fruit, God will bless us. Pagpatuloy natin, meron akong gustong makita pa ninyo. Hallelujah. Okay, sige, balik mo. Ayan. Alam niyo, panahon ng pandemic, sabi niyo, ang yayaman ng mga GCF, sabi ko. Yes, mayaman ng mga GCF, mayayaman sa pananampalataya. Amen. Walang maraming mga milyonaryong pero mayayaman. Sabihin mo sa iyong katabi, mayaman tayo. Amen. Yung mga nasa online, sabihin nyo, mayaman kami. Hallelujah. Pakisabi nga, i-declare nga natin, mayaman tayo. Amen? Mayaman. Mayaman na saan? Basta mayaman tayo. Hallelujah. 2 Corinthians 8:9, anong sabi niya doon? Si Jesus na mayaman ay naging mahirap upang ikaw na mahirap ay maging mayaman. Walang nag-glorify habang naghihirap. Pag naghihirap ka, yes, sa umpisa, parte ng pagsubok yan. Pero hindi habang buhay naghihirap ka. Kasi ang ating Ama ay mayaman at gusto niya lahat ng kanyang mga anak ay makaranas ng kayamanan, pagpapala, para maging daluyan din ng pagpapala. Mas marami tayong magagawa at mas marami tayong matutulungan kapag tayo'y umaasenso sa buhay. Lahat ng mga mayayaman, magsabi ng amen. Last year, pandemic pa rin. Mas mataas pa, 8 million. At hindi lang ho yun, meron tayong Bless the Pastors, meron tayong hindi lang First Fruit, meron tayong Pastors Appreciation Month, nagpipledge tayo sa mga church kahit hindi GCF kung alam na. Merong isang church, binigyan natin ng 100,000. Sabi ng mga ibang pastor, grabe GCF. Sabi namin, kasi gusto naming magtanim dahil we are believing for a big church. Tignan na natin ulit yung church building natin para ma-inspire tayo. We are looking forward for a 1,000-seat capacity church building, a GCF sanctuary na nandoon tayong lahat worshiping the Lord. Amen? Amen ho ba? Do you believe in the power of God's promises? Hallelujah. Ngayong umaga, bago natin dalhin ang ating mga first fruit offering, gusto kong tawagin yung mga women's, yung mga nanay natin. Hallelujah. At habang inihahanda natin ang ating mga first fruits, ay panoorin ho natin to. Thank you, Lord. Thank you, Lord.
life in a seed and made it bring forth grain. God gave the sunshine and the air to breathe. We're fed by His kindness. God gives and we receive. Lord, we thank You for the harvest. The first fruits are for You. Please accept them. Thank you very much. Hallelujah. Lahat ng nakahandang mag-offer ng first fruit, magsabi ng amen. Isang basket ho dito for our first fruit. Pagsabay na natin. And then dito ay yung ating mga tithes and offering. So habang inihahanda po natin yan, just like in the Old Testament, i-wave po natin yung ating mga white envelopes. Amen? I-wave po natin yung ating mga white envelopes at sasayaw tayo. Lahat ay sasayaw. Amen? Sabi mo dyan sa iyong katabi, sumayaw ka. Kahit dalawa yung paang kaliwa, sayaw pa rin tayo. Kasi this is one of the happiest festival in Israel. Kaya, din yung mga nanay, Ilowa, isama sila sa dance team. Hallelujah. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Hallelujah. Tayo pong lahat ay tumayo. Ting mga tithes and offering. Amen. Anyway, naka-white envelope naman po yun eh. Itaso natin ang ating mga white envelope. Kung wala ho kayong white envelope, pwede ho kayong magtanong doon. Okay? Let's pray. Father, in the name of Jesus, we want to honor You. Kahit sa panahon ng pandemic,
we can experience the anointing of Joseph in the Old Testament. Na panahon ng taggutom sa panahon ni Joseph, ipinromote mo siya, pinagpala mo siya at ginamit mo siyang instrument para pagpalain ang mga ibang bansa doon po sa Egypt. Lahat, Panginoon, bilang magkakapatid, pagpalain niyo po kami kahit mga kapatid namin sa mga online, Lord God, na nasa kanilang tahanan, pagpalain mo rin sila at sa anumang first fruit na inihahanda rin nila, i-bless mo din, Lord. Even right now, Lord God. And so right now, Lord, we exalt you, Lord, and we offer to you our first fruit. Naway ma-bless ka, Panginoon. And we are declaring ang aming buhay this year, Lord God. Hindi kami apektado ng sitwasyon ng mundo because we are under the economy of the kingdom of God. Salamat po, Panginoon. In Jesus' name we pray. Amen. Hallelujah. Worship tayo. Hallelujah. Thank you, Lord. Gawin natin. Sayaw. Amen. Somebody say hallelujah. Somebody say, pinagpala ako. Katulad ng harvest in Jesus' name. Amen. Hallelujah. Sige po, lumapit na ho tayo. Lapit na ho tayo. Sayaw kayo, sayaw. Hallelujah. Ate Margie, Pastor Ates, Ate Beth, Ate Marcel, please come. Please come. Kunin niyo yung tig-isang basket. Ilapit natin sa Panginoon. Hallelujah. Takpan natin ng prayer garment. Thank you, Lord. Alam niyo itong mga dala-dala nilang, kunin ko muna. Ang tawag ho dito ay talit. Ibig sabihin ay prayer garment. If we will go to the Bible, yung babaeng may sakit, dinudugo ng 12 years, payat na, naghihirap na, ubos na ang pera, hindi gumagaling, napuntahan na lahat ng doktor, walang nangyari. Pero meron siyang pinanghahawakang pag-asa. Sabi niya, if I may touch the hem of his garment, mahawakan ko lang ang laylayan ng balabal ni Jesus. Sabi niya, alam ko gagaling ako. At nagpumilit siyang gumapang papalapit kay Jesus. Nahawakan niya yung ito ho, yung tinatawag na the hem of the garment. Ito po, yung kulay blue dyan. At immediately siya ay gumaling. Sabi ni Jesus, sinong humawak sa akin? Sabi nila, Lord, anong klaseng tanong yan? Everybody is touching you. Sabi niya, hindi, somebody touched me. Alam ko kasi may lumabas na kapangyarihan sa katawan ko. At umamin nga yung babae, ako po yun, Lord, gumaling po ako dahil sa aking paghihirap. At sabi ni Lord, magmula ngayon, your faith has made you whole. Alam niyo ho, may revelation yun. I believe yung babaeng yun, nung wala pa siyang sakit, pag umaatin siya sa templo, nakikita niya yung mga rabay na kapag nagpipray, nakatalukbong ito kasi ito'y tawag prayer garment. At alam din nila, sabi ni Lord, Numbers 15, tignan niyo yung hem of the garment, it will remind you of my promise. Diba? Bikurim, first fruit, the promise will come. Kaya siya gumaling. Amen? It symbolizes prayer and the promise of God. Kaya sa oras na to ay pwede bang iunat natin ang ating mga kamay? Lord,
iniuunat namin ang aming mga kamay. We stretch forth our hands toward this first fruit offering. And Lord, prove your word, O God. Your word, Isaiah 55:11, ang iyong salita ay hindi babalik sa inyo na walang nangyari. Tuto pa rin niya ang inyong kalooban at lalago siya kung saan niyo siya isinugo. And so right now, bless this first fruit offering, Lord. At anuman ang kasamang mga prayer request dyan, it shall be granted. Lord, mahabang buhay, Lord God, kalusugan, mayaman na pananampalataya, masayang pamilya. Lord, pagpalain mo ang aming mga anak, ang aming mga apo, at ang kanilang kinabukasan. We pray for our children, Lord, na maging successful sila, makapag-asawa sila ng mga Christian, ng mga spouses, magkaroon sila ng magandang career, Lord God, at magamit din sila sa inyong kaharian. Lord, bless our future. We thank you, Lord, sa church building na itatayo mo, Panginoon, at pagpalain niyo po ang bawat isa sa amin. We pronounce your blessing upon all this first fruit offering, and we give you our highest praise and thanksgiving. And everybody says, amen and amen. Thank you, Lord. Thank you, Lord. At ang ating regular announcement, every Sunday ang ating activity, alas 7 at saka alas 10. And I ask you to attend itong 4, especially huwag kayong umabsent sa 4 na Sunday ng February, because it's all about the power of the Holy Spirit. We have been praying for revival. It's time to create revival. Amen? Don't just wait for the momentum. Let us create momentum. Praise God. At bago tayo, pwede ba tayong tumayo lahat? I-declare natin yung favor confession. Ngayon, hindi lang tayo nag-declare. Nagtanim pa tayo sa favor na yan. Hallelujah. Are we ready? Thank you, Lord. I-declare natin. Mas malakas, mas matindi. Amen. Everybody, go. In the name of Jesus, I am the righteousness of God. Therefore, I am entitled to covenant kindness and covenant favor. The favor of God is among the righteous. The favor of God surrounds the righteous. Therefore, it surrounds me everywhere I go and everything I do. I expect the favor of God to be in full manifestation in my life. Never again will I be without the favor of God. It rests richly upon me. It profusely abounds in me. I am a part of the generation that is experiencing God's favor immeasurably, limitlessly, and surpassingly. Therefore, the favor of God produces supernatural increase, promotion, restoration, honor, increased assets, greater victory, recognition, prominence, preferential treatment, petitions granted, policies and rules changed, and battles won in which I do not have to fight. The favor of God is on me and goes before me. Therefore, my life will never be the same. This is the year of God's favor in my life. That is the favor of God. In Jesus' name, amen. Praise God from whom all blessings flow. Praise Him, all creatures here below. Praise Him above ye heavenly hosts. Praise Father, bless you and keep you. The Lord keep His face to shine upon you and give you peace and favor and fruitfulness throughout the year. Iingatan niya tayo, iingatan niya tayo at sasamahan niya tayo at mabubuhay tayo from grace to grace to fruitfulness. In Jesus' name we pray. Amen. Praise. Huwag muna kayong aalis.